nga, mga mahal kong kababayan, huwag niyo pong pakinggan yung mga ibang mga nabayaran. Napakadami kong mga kasama ko ang nabayaran para bulahin kayo, para kumbinsihin kayo na iboto si ganito, iboto si ganun. Ako, nandito ako para ipaliwanag po sa inyo na si Mayor Duterte ang huling barahan natin. Kapag ka pinalagpas pa po natin ang pagkakataon na ito, eh kawawa na po tayong mga Pilipino, maawa na po tayo sa sarili natin. Lalo na po sa panahon ngayon na ang buong mundo ay dumaranas ng krisis. Lalo na po sa panahon ngayon na ang mga pera ninyo ay talagang umuulan sa bansa natin. Sana may puntahan. Sana may puntahan lahat yung sakripiso ninyo. Ipaglaban po ninyo kung ano ang tama sa oras na to, dahil pag ito lumagpas pa, wala na. Kahit anong gawin ko rito, magkikisaya ko dito, wala na. Wala na pong magagawa yun. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang panahon. Naniniwala po ba kayo na ito na ang panahon? Parang mahina doon sa dulo. Sana po, alam ko naman, marami akong naririnig. Napakarami kong naririnig na binabanatan si Mayor Duterte. Na magaling magmura. Ang bihira naman. Isu ba yung magaling magmura? Eh ako lang. Putaki lang yan. Isu ba yun? Ang isu dito, pumunta ako dito, walang bayad para sa inyo. Yun ang isu. Pero yung putang ina, hindi isu yun. Mga mahal kong kababayan naman, maging totoo po tayo sa ating mga sarili. Hindi isu sa mga Pilipino yung mura. Ang isu sa mga Pilipino, number one, kung may nagawa ka. Kung meron kang nagawa para sa pamilya mo, may nagawa ka para sa kapitbahay mo, may nagawa ka para sa bayan mo, yun ang isyu dito. Ano bang isang isyu? Ah, diba si Trillanes, binabanatan siya, no? Kilala nyo ba si Trillanes? O, yung magaling na, ano, magdalo. Ah, diba? Kung banatan niya si Mayor, sabi niya, ampaw daw si Mayor. Ano naging ampaw si Mayor? Eh, si Mayor may nagawa. Si Trillanes may nagawa ba? Maraming ginawa yun. Sumuko. Yung tao na yun, walang ginawa kundi magkutita pagkatapos sumuko. Ngayon, senador na, hindi ba? Ang tanong, may nagawa ba siya bilang senador? Wala po, kahit ano. Kunin lang yung tax nyo. Yun ang nagawa niya. Maraming bumabanat kay Mayor kung sino-sino. Pero pag tinanong mo kung may nagawa, wala silang nagawa. Ako, baka mas marami pa akong nagawa kay Trillanes, sa totoo lang po. Baka mas marami nagmahal sa aking chicks, sa totoo lang. At ako, wala akong binola. Ako, binola. Mga mahal kong kababayan, napakarami ko pa pong gustong sabihin sa inyo, ikuwento, imulat ang inyong mga mata. Pero ang katunayan, kayo ang nagmulat ng mata ko. Sa pag-ikot ko sa mga OFW sa buong mundo, nakikita ko na mas alam ninyo kung ano ang problema ng bayan natin kasi nandito kayo. Alam kong hindi ko na kailangan ipaliwanag pa ng napakahaba. Alam kong alam ninyo kung ano ang solusyon sa bayan natin. Ang solusyon ay ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na eleksyon, ngayong eleksyon na to. Mga mahal kong kababayan, aasahan ko po ba ang inyong suporta?
kayo. Papakilala ko po ulit. Si Sebastian Duterte, ang anak po ng ating magaling na mayor. Alam nyo, napakasimpleng tao po nito. Sana ito na ang sumunod na anak ng presidente. Napakasimpleng tao. Nung nagkita kami kanilang umaga, ang sabi niya, alam mo, sir, sir ang tawag sa akin, sa kayo nakakita lang ganun. Sabi niya, alam mo, sir, mas magandang magtago-tago na lang ako kasi mahirap maglakad-lakad sa Hong Kong dahil wala akong pera. Yun ang tunay na tao. Mas magandang kasama yun kaysa yung bibigyan ka ng pera. Oo, idol, para sa iyo, mamili ka. Nako, eh galing sa OFW yung pera na yan. Mas gusto kong kasama ito. Sana po, tulungan niyo ako na isang araw. Dahil si Mayor, ayaw naman tumira sa Malacanang eh. Yung Malacanang daw, simbolo daw lang kahirapan ng tao yun. Malamang, totoo. Pagka sila po ang nanalo, malamang eh, ang Malacanang eh, nasa lahat ng sulok ng mga mahihirap na lugar. Doon po ang makikita niyo ang Malacanang. At sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi ako tatanggap ng kahit anong posisyon pag nanalo si Mayor. Para patunayan po sa inyo na wala akong hinihinging kapalit. Wala kahit ano. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyong lahat na ako. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na ako nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at sa bayan. Yun lamang po. O pare, kakanta na tayo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat talaga sa suporta niyo sa tatay ko. At maraming salamat sa sakripisyo niyo para sa ating bansa. Sama-sama po tayo sa tunay na pagbabago. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Sa kayo nakakita ng anak na presidente na dito, siguro ko. Oh baby, give me one more chance.